Ang next pattern po natin is subject wa, noun no, noun des. Subject wa, noun no, noun des. Ngayon, dapat po yung subject po ninyo, yung noun na ilalagay po ninyo ay related po. Ibig sabihin po, kung ano po yung category ng subject po ninyo, dapat ilalagay nyo po siya dun sa pangalawang noun. Okay po. Sa unang ilalagay nyo naman po is kung ano po yung pong object na ginagawa po ng subject po ninyo. Okay po. Ulitin ko po. Dapat po ang ilalagay nyo sa pangalawang noun is kung ano po yung category nito. At doon sa unang noun naman po, ang ilalagay nyo po is kung ano po yung object po na ginagawa ng subject po ninyo. Okay po. Ngayon, meron po tayong unang example. Ang unang example po natin is Mitsubishi wa jidousha no kaisha desu. Mitsubishi wa jidousha no kaisha desu. Okay po. Ngayon, ang subject po natin ay Mitsubishi. Ngayon, ano po ba yung category ng Mitsubishi? Ang category po ng Mitsubishi, siya po ay isang company. Okay po? Kaya ang nilagay ko po dito is company. Kasi ang Mitsubishi po, ang category po niya ay company. Okay po? Ngayon, ano po ba yung object or ano po ba yung ginagawa ng Mitsubishi? Ang ginagawa po ng Mitsubishi ay jidousha. Yan po is sasakyan po. Okay po. So, kagaya na sinabi ko kanina, ang ilalagay nyo sa pangalawang noun kung ano po yung category nito. So, ang category po ng Mitsubishi ay company. Kung ano pong ginagawa nila, yan po is jidousha po or sasakyan po. So, ngayon, ang ibig sabihin po ng sentence po natin na Mitsubishi wa jidousha no kaisha desu, ang ibig sabihin po niyan is ang Mitsubishi ay company ng sasakyan or ang Mitsubishi ay kumpanya ng sasakyan. Okay po, ang kailangan ng tandaan po dito, dapat po alam po ninyo ang category po na nasa particle wa po ninyo. Okay po, ngayon, pangalawang sentence po natin, Canon wa camera no kaisha desu. Canon wa camera no kaisha desu. Ngayon, ano po ba yung subject natin or yung topic po natin? Ang subject po natin, yan po is Canon. Ngayon, ano po ba yung category ng Canon? Siya po ba is school? Siya po ba is company? Siya po ba is bansa? Kung ano po, ano po ba siya? Ang category po niyan is kaisha. Siyempre, ang Canon po is kaisha. Ngayon, ano po ba ang ginagawang object po ng Canon? Ang ginagawa po nilang object, yan po is camera. Okay po, kaya kagaya na sinabi ko kanina, sa pangalawang noun, ang ilalagay ninyo is category ninyo, subject po ninyo. Sa unang noun po, ang ilalagay po ninyo is object, kung ano po yung ginagawa po ng subject po ninyo. So, Canon wa camera no kaisha desu. Canon wa camera no kaisha desu. Okay po, ngayon, ang ibig sabihin po nito is okay po. Ang Canon ay company ng camera. Ang Canon ay company ng camera. Okay po. Ngayon, pangatlong example po natin. Sakura Nihongo Gakko wa Nihongo no Gakko desu. Sakura Nihongo Gakko wa Nihongo no Gakko desu. Ngayon, ang subject po natin dito is Sakura Nihongo Gakko. Sakura Nihongo Gakko. Okay po. Ngayon, ano po ba yung category ng Sakura Nihongo Gakko? Ang nilagay po natin category, syempre, yan po is school po siya. Kaya nilagay po din school po dito. Ngayon, ano po bang ginagawa sa Sakura Nihongo Gakko? Syempre, ang focus po niyan is sa Nihongo. Okay? Or sa Japanese language. Okay po, ang category is Gakko. Ang ginagawa po is sa Japanese language. So, ang sentence po na Sakura Nihongo Gakko wa Nihongo no Gakko desu, ang ibig sabihin po nito ay
Ang Sakura Japanese Language School ay school ng Japanese language. Ang Sakura Japanese Language School ay school ng Japanese language. Sa pattern pong ito, ang kailangan nyo pong tandaan ay dapat alam po ninyo ang kategory po ng subject po ninyo at kung ano po ang ginagawa po niya ngayon. Huwag po kayo magbabaliktad, lalo na po kapag ganito po yung pattern po ninyo. Okay po, tandaan po ninyo, subject 1, noun 1, object po yan, no? Noun 2 po ninyo, dapat po yan ay category. Okay? Ang next pattern po natin is subject wa nan no noun desu ka. Ito po yung pattern natin kanina na yung noun po ninyo ay dapat po category po ng subject po ninyo. Nagkaroon lang po tayo ng pananong na nan no. Nang ibig sabihin is anong klase or what kind na noun? Anong klaseng noun? Okay po. So ngayon, meron tayong nan. Tandaan po ninyo, kapag nan po ang pananong, ang sagot po dapat dyan ay object po. Okay po. So ngayon, apple wa nan no kaisha desu ka? Apple wa nan no kaisha desu ka? Apple wa nan no kaisha desu ka? Ngayon, meron tayong apple dito. Ngayon, ano po ba yung category ng apple? Ang category po ng apple, yan po is kaisha. Ngayon, ang tanong po, ano po ba yung ginagawa ng apple? Kaya kailangan nyo po yan ng nan no. Para po malaman na apple wa nan no kaisha desu ka, ang ibig sabihin po is okay? Ang Apple ay anong klaseng company po? Kapag tinanong kayo ng nan no, ang isasagot nyo po dyan is kung ano po yung mismong ginagawa ng subject po ninyo. Okay po? Ngayon, ano po bang ginagawa ng Apple? Ang ginagawa po ng Apple, yan po is pwede po siyang Keitai Denwa. Ang Keitai Denwa po, yan po is cellphone. So ngayon, meron kayong nan no, ngayon po, ang tatanggalin nyo lang po is yung nan po kasi yan po yung pananong. Kaya lang po yung particle no, nandyan pa din po yan. Nan po, papalitan nyo lang po ng sagot. Ano po ba ang ginagawa ng Apple? Ang ginagawa po ng Apple is Keitai Denwa. Kaya nilagay po natin yung Keitai Denwa dyan, then particle no, then kung ano po yung category no, subject po ninyo. Kaya po naging sagot po ninyo is Apple wa Keitai Denwa no kaisha desu. Apple wa Keitai Denwa no kaisha desu. Apple wa Keitai Denwa no kaisha desu. Ang ibig sabihin po nito is ang Apple ay company ng cellphone. Ang Apple ay company ng cellphone. Okay, ngayon, example number 2 po tayo. Toyota wa nan no. Ngayon, kaisha po ang ginamit ko dyan. Okay po, bakit po? Siyempre, ang category po ng Toyota, siya po is isang company po. Okay po, ngayon, nagtanong po tayo, Toyota wa nan no kaisha desu ka? Toyota wa nan no kaisha desu ka? Ngayon, ang ibig sabihin po ng question po natin ito ay ang Toyota ay anong klaseng company? Ang Toyota ay anong klaseng company? Okay po? Kapag meron kayong nan no, kagaya ng sinabi ko kanina, kung ano po yung ginagawa po ng subject po ninyo. Okay po? Ngayon, kaisha, kasi ang kategory ng Toyota ay kaisha. Ngayon, ano po bang ginagawa ng Toyota? Ang ginagawa po ng Toyota is jidousha, automobile o kaya po mga cars. Okay po? Kaya ang sagot po, ang pananong po na nan, pinalitan po natin siya ng jidousha. Kaya ang sagot po is Toyota wa jidousha no kaisha desu. Toyota wa jidousha no kaisha desu. Ngayon, Toyota wa jidousha no kaisha desu. Ang ibig sabihin po nito is
ang Toyota ay company ng sasakyan. Okay po? Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan sa pattern pong ito is meron po kayong pananong na nanno. Okay po? Nanno din kung ano pong category ng subject po ninyo. Ang kailangan nyo pong isagot po kapag meron kayong nanno is kung ano po yung ginagawa po ng subject po ninyo. Okay po? Kaya lang kapag sinagot nyo po yung nanno, ang mawawala lang po is yung nan, then yung particle no, kailangan po nandoon po yan. Okay, ang next pattern po natin, subject qua noun no, noun des. Okay po, meron na naman po kayo subject qua noun no, noun des. Ngayon naman po, baliktad po siya. Kung kanina po, object po ang nasa unahan, ngayon naman po, mauuna po yung country or company. Okay po, ang ibig sabihin po ng pattern na to is yung object po ninyo ay gawa sa ganitong bansa or gawa ng ganitong company. Okay po, baliktad po siya. Yung kanina po, ang ibig sabihin po ng kanina is kung anong klaseng company po siya, kung anong klaseng school po siya, kung anong klaseng category po siya. Ngayon po, sa pattern po ito, baliktad naman po siya. Ang ibig sabihin po ng pattern na to is gawa sa anong bansa or gawa ng anong company yung object po ninyo. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Ang unang example po natin is Kore. Okay po, Kore wa Amerikano kabang des. Kore wa Amerikano kabang des. Ngayon, Kore, ang object po natin is kabang. Okay po, kabang po yung object po natin. Ngayon, saan po ba gawa yung bag na yan? Okay po, ang bag na ito ay, ngayon, nilagay ko po dyan is Amerika. Okay po, Amerika po. Ngayon, ang ibig sabihin po ng gantong sentence ay, okay po, ito ay bag na gawa sa Amerika. Kapag po nauuna po yung country or company, ang ibig sabihin po niyan is gawa sa company or gawa sa country. Okay po, yung object po ninyo. Kaya ang ibig sabihin po ng Korewa, Amerikano kabang, des, ang ibig sabihin po is ito ay bag na gawa sa Amerika. Okay po, ngayon, pangalawang example po natin, Sorewa Mitsubishi no Jidousha des. Sorewa Mitsubishi no Jidousha des. Okay po, ngayon, ano po yung object natin? Ang object po natin, yan po is Jidousha. Okay po, ngayon, Jidousha, yan po yung noun po natin. Ngayon, saan po gawa yung Jidousha ngayon? Saan pong bansa or anong company po ang gumawa po doon? Ngayon, ang nilagay ko pong pangalan po ng company, yan po ay Mitsubishi. Okay po, sorry wa, Mitsubishi no Jidousha des. Ang ibig sabihin po nito is, okay, iyan ay sasakyan na gawa ng Mitsubishi. Okay po, ngayon, next pattern po natin is Arewa Igirisu no Tabako des. Arewa Igirisu no Tabako des. Ngayon, ano po yung noun natin sa dulo, yung object po natin? Meron po tayong tabako. Ngayon, ano po yung nilagay natin? Ang nilagay po natin is kung saan bansa gawa. Nakalagay po is Igirisu. Okay po, ngayon, Arewa Igirisu no Tabako des. Okay po, ang ibig sabihin po niyan is, iyon ay sigarilyo na gawa sa United Kingdom. Okay po, ngayon, sa pattern pong to, ang kailangan nyo pong tandaan is nauuna po yung country, saka po yung company bago po yung object. Kapag po, kapag po country siya, ang ibig sabihin po is gawa sa bansang ito yung object po ninyo. Kapag naman po is company po siya, ang ibig sabihin po niyan is yung object po ninyo ay gawa ng kung ano pong company ang ilalagay po ninyo. Iba po siya sa kanina. Sa kanina naman po is kung ano yung ginagawa po nung company po ninyo or kung ano po yung ginagawa nung subject po ninyo. Iba po siya sa pattern pong ito. Sa pattern pong ito, ito po yung sinasabi nyo po kung gawa sa or made in or gawa ng made by. Ganun.
Okay, ang next pattern po natin is subject wa doko no noun desu ka? Okay po. So ngayon, meron po ulit tayong interrogative or pananong po dito na doko no. Ibig sabihin po, doko, saan? Ngayon, kapag doko no noun desu ka, ibig sabihin, hinahanap po ninyo kung saan gawang bansa or kung saan, kung anong company po ang gumawa sa object po ninyo. Okay po. Ngayon, meron po tayong sore wa doko no raita desu ka? Sore wa doko no raita desu ka? Sore wa doko no raita desu ka? Okay po. Ngayon, kapag meron po kayong doko no, tapos meron po kayong object po dito, ang hinahanap nyo po dyan ay kung saan gawang bansa or kung anong company po ang gumawa po dyan. Okay po. Sore wa doko no raita desu ka? Ang ibig sabihin po nito is... Okay. Iyan ay gawa saan? Iyan ay gawa saan? Okay. Iyan ay gawa saan lighter? Kasi may lighter po tayo dito. Okay po. Iyan ay gawa saan lighter? Ngayon, kapag merong pundo ko dyan, syempre ang sagot po dyan ay place po tayo. Okay po. Ngayon, ang sagot po niya, syempre meron po kayong kore po, meron po kayong sore dito. Syempre, di ba po ang sore kapag tinanong, ang sagot nyo po dapat dyan ay kore. Ngayon, ang sagot po is nihon. Okay po. Ngayon, baka isipin nyo, since sabi nyo kanina, kapag may sagot na bansa, ang pananong po is dochira. Okay po, sinabi ko po yung pero, dapat po sa unahan po ng particle wa, meron kayong word na kuni, kaisha, or gakko. Kaya lang dito po, wala naman po kayong word na kuni, kaisha, or gakko. Meron lang po kayo ditong kore. Okay po, ngayon, kaya pwede po siyang sagutin po ng bansa. Kore wa nihon no raita desu. Kore wa nihon no raita desu. Ngayon, ang ibig sabihin po nito is... Ito ay lighter na gawa sa Japan. Okay po, ulitin ko po. Ito pong doko no noun desu ka, ginagamit po siyang pananong para malaman po kung saang bansa or kung anong company po ang may gawa po nung object po ninyo. Okay po, ngayon. Next sample po. Arewa doko no camera desu ka? Arewa doko no camera desu ka? Arewa doko no camera desu ka? Ngayon, meron na naman po tayong doko, din meron po tayong camera po dito. Ngayon, arewa doko no camera desu ka? Ang ibig sabihin po nito is... Iyon ay camera na gawa saan? Iyon ay camera na gawa saan? Okay po. Ngayon, kapag may doko po yan, ang pangsagot nyo po dyan ay place po. Ngayon, arewa, ang nilagay ko po is Nikon. Okay po. Arewa, Nikon no camera desu. Arewa, Nikon no camera desu. Ang ibig sabihin po nito is... Okay po. Iyon ay camera na gawa ng Nikon. Iyon ay camera na gawa ng Nikon. Okay. Sa pattern pong doko no noun desu ka, dito po sinahanap po ninyo kung ano po yung company na may gawa or kung saang bansa po gawa po siya. Kaya lang mag-iingat po kayo. Katulad po nito, meron pong interrogative na doko pero ang sagot po niyan ay Japan or bansa po. Okay po. Kasi baka maguluhan po kasi tinuro ko po kanina. Ngayon, bibigyan ko po kayo na example. Kuni wa blank desu ka? Ngayon, meron kayong blank po dito. Ang hinahanap po dito ay interrogative, mga pananong po. Ngayon, ang sagot po ng kausap niya ay... Ang sagot po is nihon desu. Okay po. Kuni wa blank desu ka? Nihon desu. Kung kayo po, ano po ang ilalagay po ninyo kayang particle dito? Okay po. Ngayon, possible, baka iisipin ninyo, baka pwede yung doko. Or baka naman, meron naman siguro iba sa inyo na nagsagot po ng dochira. Okay po, kung doko po ang sinisip po ninyong sagot, yan po is mali. Kung dochira naman po, yan po ay tama. Okay po, bakit po?
Kasi di ba sabi ko nga sa inyo kanina, kapag meron po kayong sagot na may nihon po, kapag po yan is meron po word na kuni, or meron po yung word na gako, meron pong word na kaisya, ngayon po, ang pananong po dyan is dochira. Okay po, then kung ang sanagot po niya is pangalan ng bansa, pangalan ng company niya, pangalan ng school niya, at ang tanong po dyan is dochira. Dito naman po sa doko po, sinasabi niyo lang po kung saan po gawa or kung anong company po ang gumawa po ng object po ninyo. Okay, ang next pattern po natin is subject wa ikura deska. Subject wa ikura deska. Ngayon, meron po tayong interrogative po dito na ang ibig sabihin po ng ikura ay okay po, how much or magkano? Okay po, ngayon, nagkaroon lang po kayo ng ikura po dyan. Ngayon, para saan po yung ikura? Kapag itatanong po ninyo kung magkano po yung subject ninyo. Okay po, ngayon, meron po tayo example sentence. Sonoto kei wa ikura desu ka? Sonoto kei wa ikura desu ka? Ibig sabihin po ng sonoto kei wa ikura desu ka ay iyang relo ay magkano po or magkano po ang relo na iyan. Okay po, alin po, kahit alin po dyan, okay lang po yun. Okay, ngayon, kapag meron kayong tanong na ikura, automatic po, dapat po magkakaroon po kayo ng sagot na currency. It's either N, Doru, or kaya po peso, kahit po alin dyan. Okay po, ngayon, ang sagot po nila is konoto kei wa seng N des. Konoto kei wa seng N des. 1,000 sa Nihongo po yan po is seng. Ngayon, nilagyan ko po ng N para po mag-indicate po na siya po ay currency po. Ibig sabihin, N po, kailangan po yan pagsagot po sa ikura. N po, ang katumbas po niyan ay yen. Okay po? So, konoto kei wa seng N des. Ngayon, ang ibig sabihin po nito is itong relo ay 1,000 yen po. Itong relo ay 1,000 yen po. Tatandaan po ninyo, kapag tinanong po kayo ng ikura, kailangan po kayong maglagay po ng currency po dyan. It's either ren, doro, or peso po. Halimbawa, tinanong kayo ng ikura, sinagot nyo po yung seng yan. Seng po. Wala pong en, doro, or peso. Mali po yan. Okay po? So ngayon, next po. Yachin wa ikura desu ka? Yachin wa ikura desu ka? Ngayon, yachin po yan po is house rent. Okay po? Ito po is house rent. Ngayon, madali lang po gamitin yung ikura kasi kung ano po yung itatanong nyo na presyo, ilalagay nyo lang po siya sa particle wa. So, house, yachin wa ikura desu ka? Ang ibig sabihin po nito is ang house rent ay magkano po? Ang house rent ay magkano po? Ngayon, sinagot ko po siya. Okay po, kapag may interrogative po kayo, wala po kayong papaltan dyan. Depende na lang po yan kung koreso reare or potashi or anata, ganun po yan. Ngayon, ang sagot po natin is 3,000 or sa Nihongo po is sangzen. Okay po, yachin wa, syempre po, matik po, kailangan po, wala pong pagbabago yan. Okay po, yachin wa sangzen peso des. Yachin wa sangzen peso des. Okay po, yachin wa sangzen peso des. Ang ibig sabihin po nito is ang house rent ay 3,000 pesos po. Okay po. Ngayon, kahit saan nyo po gamitin yung ikura, okay lang po yan. Basta yung tatanong nyo po na presyo, nasa particle wa po yan. Halimbawa, bibili po kayo sa karinderya. Sabihin nyo po, ochotto sumimasen. Adobo wa ikura desu ka? Adobo wa ikura desu ka? Ibig sabihin po ng adobo wa ikura desu ka is, magkano po ang adobo? Okay po, ganun lang po siya. Kadali pong itanong po or tandaan po ang ikura. Basta tandaan ninyo, kapag tinanong kayo ng ikura, dapat ang sagot po ninyo, meron po dapat siyang
currency. Okay, ang pinakahuling pattern po natin sa lesson 3 ay subject qua nangaya deska. Okay, napag-aralan nyo na po yung nangay sa vocabs po natin. Ang nangay po, ang ibig sabihin po ng nangay is what floor, kung anong floor po ba siya. Okay po, so ngayon, interrogative po yan. Kapag tinanong kayo ng nangay, dapat ang sagot po ninyo yung mga counters po para po sa floors. Okay po, halimbawa 1, ikay, nikay, then 3, sangay, 4 is yongkay, 5 is gokay, 6 is rokkay, 7 is nanakay, 8 is hachikay or hakkay, okay lang po. 9 is kyukay, 10 is jukay, then interrogative po is nangay. Ngayon, 11, dire-diretso po, depende po yan kung ano po yung special po. Okay po? Ngayon, madali lang po yan para malaman po ninyo kung ano pong floors yung hinahanap po ninyo. Ilalagay nyo po kung ano po yung hinahanap ninyo, ilalagay nyo po siya sa subject po or sa bago po mag-particle wa. Halimbawa po, nakalagay po dyan, jimusho wa nangay deska, jimusho wa nangay deska, jimusho wa nangay deska. Ang ibig sabihin po nito ay, okay, anong floor ang office or ang office po ay anong floor? Maalin po dyan, okay lang po yan. Basta ang mahalaga po, ang hinahanap nyo po is office at ang tinatanong nyo po is kung anong floor po siya. Okay po, syempre interrogative po yan. Kapag may interrogative kayo, yung sagot po ninyo, isushoot nyo lang po doon. Okay po, ngayon, ang sagot po natin is syempre jimusho. Kapag may interrogative, kukopyahin nyo lang po, ang papalitan nyo lang po ay interrogative. Okay po, so ngayon, jimusho wa nikai des. Nilagay ko po dyan ay nikai. Okay po, nikai po ang ibig sabihin ni second floor. Okay po, so jimusho wa nikai des. Jimusho wa nikai des. Ang ibig sabihin po nito ay, ang office ay second floor po. Ang office ay second floor po. Okay na po yan. Okay po. Ngayon, next po, kyoshitsu wa nangai deska. Kyoshitsu wa nangai deska. Ngayon, ang hinahanap ko naman po ay kyoshitsu. Ang kyoshitsu po ay classroom. Anong hinahanap ko? Hinahanap ko po kung anong floor po siya. Nangai po. Ngayon, ang kyoshitsu po ang classroom po ay third floor. Paano po siya sagutin? Siyempre, interrogative po yan. Kapag may interrogative kayo, papalitan nyo lang po ang interrogative po ng sagot po ninyo. Ngayon, kyoshitsu wa nangai deska. Ang ibig sabihin po nito is, ang classroom ay anong floor po? Ang classroom ay anong floor po? Okay po. Ngayon, paano po siya sagutin? Siyempre, interrogative. Papalitan nyo lang po ng sagot. Third floor po. Yan po is sangay. Okay po. Ngayon, lalagay po natin. Kyoshitsu, kopya lang po yan. Wa, kopya lang din po. Nangay, papalitan nyo po siya ng sagot. So, nakalagay po dyan is, kyoshitsu wa sangay des. Kyoshitsu wa sangay des. Kyoshitsu wa sangay des. Ang ibig sabihin po nito ay, ang classroom ay third floor po. Okay po. Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan sa nangay po is yung pagsagot po ninyo kung ano pong floors. Kasi iba po yung counters po para po sa mga floors. Okay po. Ngayon, dito po natatapos ang lesson 3 po natin. Ano po ang kailangan tandaan dito? Kailangan nyo pong tandaan yung pong mga kochira, yung mga dochira po. Kaya tanong po siya kapag may kuni, company, and then school po. Ngayon yung doko po, doko no noun deska, para po malaman kung saan gawa or kung anong company yung gawa. Ngayon, yung meron pa din po kayong nano dito. Nano noun, ibig sabihin kung anong klaseng category po siya. Halimbawa, kung anong klaseng company. Okay po. Ngayon, yung po yung mga kailangan tandaan po ninyo sa lesson 3. Kasi after po nito, mas madali na po yung next po na lesson 4 po, kasi may kinalaman na po tungkol po sa verb. Okay po.